So, good day. Mag-unboxing tayo ng BM 800 na nabili ko sa Shopee. At ito, papakita ko na lang sa screen kung ano yan. Saka, may kasama tong ano eh. May kasama tong cellphone holder para sa kotse. So, tignan na natin. So, hiwalay ko na muna tong ano, isa. So, eto yung sinasabi ko. Medyo naipit na siya. So, i-separate ko na lang muna. So, eto yung BM 800. Pinakita sa akin ng seller na kompleto to eh, sa picture. So, tiwala naman ako. Ayan. So, yung box niya maganda. Yung may tama lang dito. Okay. Ah, sa screen na rin yung price. So, kung ano yung price diyan, yan yung ganyan ko siya nabili. So, kung gusto nyo, kung curious kayo, sa ano lang yung store nila, dyan lang sa may Manila. So, ayan. So, tingnan muna natin yung box, overall box yan. Live broadcast microphone. So, ito raw yung BM 800 na sinasabi nila, na first time ko palang gumamit. So, tingnan natin, buksan. So, open. Decent naman yung box niya, akala ko ano, wala siyang box kasi, yan, wow, ayos ah. So yung ano, filter, alright, so ito yung clamp niya, yan, so one down, simulan na natin ito. So, ito yung specification niya. Yung, ayan, element. So, etc. Frequency graph. And then, Chinese instruction. Actually, ano lang siya. Mura ko lang siya nakuha. So, ito yung holder. Ito yung sound card na, ano, converter. Ayan. So, although, bumili ako ng, ano, ng B8. Pero, itetest natin siya sa B8 eh. Pwede ko rin siya i-test dito. Pero mas maganda siguro kung sa B8. Ayan. So, ito yung holder. So, okay ah. Galing ah. Hindi ko siya expect na maganda pala talaga. So, isa na natin. Isa-isayin ko na. Kala ko ano, para siyang mumurahin lang nung nakita ko sa picture. Although mura naman talaga to. Mura to compare sa mga ibang ano. Sa mga ibang makikita nyo online. Ayan. Wow. So, wala siyang damage. Wala. Right. So, feeling ano na tayo nito, DJ. O kaya, feeling singer. So, ito yung ano. Yung clam niya. So, buksan na rin natin. Ayan. Ano siya? Metal. Metal siya. So, ito metal. So, half-flat metal. At, meron siyang, ano dito? Knob. So, ito siguro yung pinaka maglalak dito sa pinaka, ano niya? Stand niya. So, ayan. So, ito yung microphone. Wow. Oh, BM 800. Yeba. Yung iba kasi wala nitong nakalagay BM 800. Although, yan, ayun siya. So, mukha namang bago talaga. So, akala ko, ano? Akala ko, madidenggoy tayo. Dahil mura eh. Nasa 900 lang ata eh. Hindi ko maano eh. Hindi ko na natatandaan. Alam nyo ba ang bakit? Dahil, pinalipas ko muna ng ilang, ano? Ilang linggo bago ko to buksan. So, wala na rin yung warranty niya sa 7 days. So, dahil ang dami kong ano, nasikaso, saka meron tayong pinagdadaanan ngayon na sakit. Hindi COVID ah, baka isipin nyo COVID. So, okay rin.
So, ano siya, 3.5 mm yung connector niya. And then, saktong-sakto sa V8. Tapos, ito yung pinaka-ano niya, stand. So, wow, ganda, bago talaga siya. Ayan. Oh, maganda, maganda. Maganda, pati yung laban ng spring, bagong-bago. Ayan, oh. Iririnig niya. So, pinipwers ako. Meron palang ano siya, luwagan. Dito. At meron din siya dito sa kabila. So, para naman to dito. Okay. Ayan. Unboxing natin. So, itetest naman natin. Assembly natin. So, good day guys. Na-unbox na natin itong BM800. So, papakita ko sa inyo paano ko siya setup. Ah, hindi ko nga pala siya itetest dito sa sound card na kasama dahil ano eh, for ano lang ito eh. Normally, for normal voice lang eh. So, itetest natin siya sa V8. Pero hindi ko muna i-explain kung paano gumana yung V8. May separate video tayo dyan. So, mag-focus tayo paano yung outcome niya ng boses mo using a sound card. So, pwede rin kasi sa V8 yung walang effects. So, te-testing natin yun doon. At, siguro, i-setup na natin to. Unahin natin itong pinaka-clam niya. Madali lang naman i-setup to. Kung mapapansin nyo, yung boses ko is hindi pa BA. So, makikita nyo talaga difference. So, once na ma-secure nyo yung pwesto dito, pwede nyo itong lumagan. Tapos, yan, sinusukbit lang naman ito dito. Yan. And then, kapag may naalam mo na yung pwestong gusto mo, pwede mo na ilock siya dito sa knob nito. So, ayan. Pinaka-adjust ninyo. So, ito na-adjust din to. Depende sa gusto nyo, sa pwesto nyo. Maluwag na siya. So, ito ang gagamitin natin. Kasi itong kasama niyan to, may optional siyang kasama na para sa mic, normal mic. Although, hindi naman natin gagamitin. Maganda naman dahil meron siyang kasama nito. So, for dual purpose. Ayan. Sorry, lag. So, yung pagkabit nito, mapala. Minsan pumapaling siya. Tulad ngayon, paling. Sorry. So, kailangan i-align nyo na mabuti. Ayan. Meron tayong nagmapaling siya eh. Ayan, so tama na. Ayan. Dahil nakabit na siya, pwede nyo na siyang higpitan dito. Although, pwede naman up and down. So, pwede na siyang ganito. Depende sa, ano nyo, sa mood nyo kung paano nyo siya set up. So, gawin natin ganyan. Tapos, ito i-lock natin. So, meron pa siyang isang lock para dito. Ayan.
So, medyo secure na siya. Si BMW 800. O nga pala, lagi nyo tatandaan, si BM 800, ang boses niya lang na makaka-receive siya is dito sa mismong tatak na to. So, kapag nagsalita ka dito sa parting to, hindi ka maririnig. Hindi pala siya, hindi siya tawag doon. Hindi siya nakaka-receive ng boses doon. So, doon lang siya sa may meron tatak, kung makikita niya. Yeah, sa tapat lang yan. So, itatapat nyo. Diyan kayo itatapat magsalita. So, test muna natin dito sa nyo. So, gusto nyo, test muna natin dito using this. Sige, test muna natin. So, kinaklap lang din siya. So, ganyan lang pag-setup. Hindi nyo pwede pagsabayin to eh, saka to. Dahil hindi na siya makakarinig ng boses. Ito yun. So, yung pinaka-wire niya, pwede nyo siyang ikapit dito sa mismong lagyan nyo na lang ng strap. So for the meantime, dahil for testing purposes lang, pinakita ko lang sa inyo. So, sasetup ko na muna yung V8. So, naisetup na natin yung BM800 dun sa V8 at sa speaker. Yung naririnig nyo pang boses ko ngayon is direct pa sa cellphone ko na nagre-record ngayon. Para marinig natin itong si BM800, ikakabit ko na yung connector ni V8 na sa cellphone para marinig natin si BM800. Nakasetup kasi ito sa V8. So, si V8 may separate, magagawa na lang separate video sa kanya para hindi tayo malito. Mag-focus muna tayo sa outcome nitong ni BM800 kung ano yung output niya sa boses, kung maganda pa talaga yung performance niya. So, ikakabit ko na to para marinig nyo na yung boses ko talaga using BM800. Hello, test mic. Mic test. Ayan yung pinaka-normal voice ko kapag ginagamit ko na itong condenser. Basically, kailangan malapit ka para gumana siya. So, depende na lang sa ititimpla nyo yung lakas ng boses sa hello, test mic. So, ayan. Walang effects to. Ah. So, ito yung pinaka-normal boses ko. So, maglalagay ko ng effects para malaman nyo yung diferensya. So, ito yung voice over. Hello, test mic. Mic test. Ayan. Yung tinanggal ko na. So, test natin yung isang filter niya. So, diba parang okay naman. Kailangan malapit talaga yung malapit kayo sa mic. At yung reception kasi ni BM800, hindi siya nagre-reception kapag hindi nakatapat dun sa log. Yan, tulad niyan, mahina yung pinaka. Hello, test mic. Baka hindi niyo ako naririnig kanina sa salita. So, palitan natin ito. Hello, test mic. Mic, test mic. So, maganda siya, di ba? Okay na okay for sa beginner. Talagang swak siya sa V8, tong BM800. So, sulit na yung pera nyo talaga dito. So, ito yung sinasabi ko kanina. Dito mas makikita nyo. Pag hindi siya nakatapat sa tamang angle, yung boses ko hihina. Hello? Test mic? Mic test? Mic test? Hello? Test mic? Mic test? Ayan. Hello? Test mic? Mic test? Hello? Test mic? Mic test? Hello? Test mic? Mic test?
Hello, test. Mic. Mic test. Yan ang pinaka magandang ano niya, setup niya. Yung pinaka makikita niyo. Makikita niyo yung logo. Kailangan diyan, tapat kayo diyan. Nandoon doon talaga yung pinaka parang receiver niya. Andiyan talaga yung pinaka receiver niya. So normally naman ginagamit 'to ng mga DJ for trabaho nila, sa streamer, normally ginagamit na rin to. Yan, pinaka magandang ano, pang stream niya. Dahil na pipilter niya yung noise, background noise, kahit medyo maraming maingay sa paligid niyo. So, itest natin to sa gitara, kakakanta. So, although hindi naman maganda boses ko, gusto ko lang na maitest din, feeling lang. So, itest na natin. Setup ko lang, test sa kanta. For beginners. So, halos parang swak siya sa for beginner style eh. So, itong V8, explain ko na lang paano ko siya pinagana.
Testing natin yung mga effects niya sa susunod na video. Ito muna, BM 800. Focus lang tayo dito. Ayan. So, ayan yung pinaka walang effects niya. Ito yung may effects niya. Ayan. So, if you like this video, click like and subscribe. Ayan. Peace. So, overall, okay siya. Kung sa paggamit ng gitara or any instrument or for DJ, ayan, saka maganda yung pinaka setup niya ng ano, ng pinaka stand niya, parang hindi na kayo talo sa price niya na nasa siguro 700 to 900, depende sa seller, depende sa araw, depende kung kailan nyo bibilin, kasi minsan sale, minsan hindi. Ayan, pero sulit, sulit talaga. Partner na partner siya sa B8. So, yung B8, ito si B8. So, pakita ko na lang sa screen. Si B8 yan. Ayan si B8. So, separate video natin yan. So, if you like this video, click like and subscribe yan. Follow me nga pala sa Facebook. May Facebook page ako. Follow nyo ako dun. Yan. Salamat. Ingat sa COVID. Peace.